So, hi guys, welcome back to my channel. So, ngayon pag-usapan naman natin itong mga 1 peso commemorative coins. So, actually dapat tatlo ito. Kaso kulang pa ako ng isa. So, papakita ko na lang sa inyo yung picture para makita niyo itsura ng isa pang 1 peso commemorative coin. So, itong mga coins na ito ay ginawa noong 2016. Pero inilabas ito sa publiko ng 2017. So, ito'y para sa celebration ng 100th birth anniversary ni Reverend Horacio de la Costa and 150th birth anniversary ng dalawang Philippine Revolutionary Army officers na sina General Artemio Ricarte at Isidro Torres. Bali, ang rarity index nito is 42. So, halos half na siya. So, kasi ang 0 is very common, then 100 is rare na makukonsider ng mga Numista members. So ngayon, ang tanong, magkano at saan pwedeng ibenta ito? So sa presyo muna tayo, guys. So sa presyo kasi ng mga coins, no, depende yan sa buyers at sellers. Kasi may mga factors kasing nakaka-apekto sa presyo ng isang coin. So both sides titignan ng buyer at seller. So isa dito is yung kung gaano ba ka-rare yung isang coin or kung yung condition niya is okay pa. So doon pwedeng magbago yung magbago yung price ng isang coin depende sa mga factors na yon. And syempre kung talagang gusto ng buyer yung isang coin, syempre pwede niyang bilhin ng mas mataas. So depende yan sa usapan ng buyer at seller. So kung yung presyo sa BSP yung pagbabasihan, kasi nagbebenta rin sila ng ganitong commemorative coins. So ang benta nila is 75 pesos na naka-blister pack or parang meron siyang lagayan. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, hindi ko alam kung paano yung proseso ng pagbili doon sa BSP at kung available. So siguro within this week itatry kong makabili nung kulang ko na isang coin. Then hanap din ako ng ibang coins na wala pa ako na pwede kong mabili. So i-share ko na lang sa inyo, guys, sa next vlog yung mga experience ko or mga kung paano yung proseso ng pagbili ng coins sa BSP para meron tayong idea sa mga gustong bumili ng mga coins sa BSP. Pero sa ngayon, kung meron kayong mga ganitong coins na naitabi nyo at maganda pa naman yung condition, so pwede nyong i-check yung link ng FB group dito sa video na ito. Then i-check nyo or pwede kayong mag-post doon ng kung gusto nyong magbenta or may hinahanap kayong coins na gustong bilhin. So i-follow nyo lang yung rules ng FB group para hindi magalit yung admin. So doon pwedeng may makita kayong buyer ng mga coins na ito. So pwede nyong pag-usapan doon, pero ang paalala ko lang is ingat din sa mga posibleng scammers or yung mga transactions nyo na baka maloko kayo. So yun lang, guys, bali kung makapunta ako ng BSP, i-share ko na lang sa other video yung procedures kung paano makabili doon at mga baka meron pang mga kailangan para makabili doon. So yun lang, guys, sa mga nagtatanong dyan kung bumibili pa ako ng mga coins, actually po hindi na po ako bumibili ng mga coins. Bali ngayon yung mga kulang ko na lang na hinahanap ko talaga is yun nga, itatry kong hanapin sa BSP kung makabili ako. So yun lang, guys, I hope nakatulong tong video na to. So pasyalan nyo na lang yung FB group na nilagay ko sa description para at least kung may mga gantong coins kayo or iba pang coins na pwedeng or gusto nyo ibenta, pwede nyong i-post doon. So yun lang, guys, wag
huwag nyo palang kakalimutan mag-like and subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. So maraming salamat po ulit.